Hey guys! Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Kamusta na kayo? Si Vanjo Merano uli ito at excited akong mag-share sa inyo ng bagong recipe. Isa itong sobrang simpleng recipe lang, napakadali pang gawin at magagawa natin sa pang-araw-araw. At kakailanganin natin dito ng dilatang tuna. Ang tawag ko sa recipe na to ay tuna in can sarsyado. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Ito yung tuna na nakababad sa tubig. So yung dilata, nakalagay doon tuna in water. Okay? Kailangan din natin dito ng sibuyas. Ng dahon ng sibuyas. Kamatis. Bawang. At itlog. Kagamit din tayo ng tubig, ng mantika, ng patis, at ng pamintang durog. O di ba? Simple lang yung mga ingredients. Umpisa na natin. Gagamit lang tayo dito ng kawali o ng frying pan. Ininita na natin itong kawali. Ibig sabihin nun, turn on ko na yung heat nitong ating stove. So, sa puntong ito, medyo mainit na ng konti. Pwede na natin ilagay yung ating cooking oil. Yan, suswirl lang natin. At pagkatapos, hihintayin lang natin na uminit ng konti pa itong ating cooking oil. Ito yung lagi natin ginagawa kapag nagigisa tayo. At ang susunod natin gagawin ngayon ay igigisa na natin dito yung bawang, yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. Simpleng-simple lang itong gagawin natin. Ilalagay na natin yung bawang. Iniwa ko lang itong bawang na maliliit na piraso. Yan, isa-gisa. At ihahanda ko na yung sibuyas. So, haluin na natin ito. Papabayaan ko lang na mag-brown ng konti lang. Ayan, unti-unti nang nagpa-brown yung ating bawang. Good, good. Ngayon, itong sibuyas naman ang ilalagay natin. Haluin ko lang ito. So, ayan. Lulutuin lang natin itong bawang at sibuyas ng ilang segundo. Pagkatapos, ilalagay naman natin dito yung kamatis. So, yung ginagawa natin, ginigisa lang natin itong tatlong ingredients na to. At ang kagandahan dito, malalasa pong mga ingredients na to. So yung bawang, yung sibuyas, pati yung kamatis, napaka-importante talaga para sa pampasarap nitong ating niluluto na dish. So ito yung kamatis. Iwa lang natin yan into cubes. Ayan. Itutuloy lang natin yung pag-isa hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas pati na rin yung kamatis. Pagkatapos nito, ilalagay na natin dito yung ating tuna na dilata. Alright guys, malumot na yung sibuyas pati yung kamatis. Ilalagay na natin dito yung tuna. Kunin ko lang ang ating dilatang tuna. At ito yung tuna flakes in water. So yun yung ating bibilhin. So ilalagay na natin ito dito. At since kailangan din naman natin ng tubig, huwag na natin tanggalin yung tubig na nakasama dito sa tuna. Dahil malasa pa yan. Sayang yung lasa kapag itatapon natin. Alright? So, tanggalin lang natin dito sa lata. There you go. Okay, nasimok na natin mabuti. Sayang yan kapag may naiwan pa kasi sa lata, no? Makakain pa natin yun eh. Kaya mas maganda kung sisimutin natin. Ayan guys, so itutuloy lang natin yung pag-isa dito. Ulutuin lang natin itong tuna dito sa ating ginisang bawang, sibuyas, pati na rin kamatis. Nang sa ganun ay magkalasa lalo ito. At mawawala din ng kaunti yung pagkalangsa. Yun yung kagandahan dito kapag ginigisa natin itong tuna. Alright. Tutuloy lang natin ang pag-isa ng ilang minuto pa.
makaraan nating mag-isa ng ilang minuto. Maglalagay lang tayo dito ng tubig. Punin ko lang yung tubig at ibubuhos lang natin dito. Ayan. At papabayaan lang natin yung kumulo. Diba sabi ko sa inyo, madali lang to at mabilis lang. Tingnan nyo, halos patapos na tayo. Hindi nyo lang namamalayan. Pag kumulo na itong tubig, ilalagay naman natin yung itlog. At pagkatapos ng itlog, may ibang mga ingredients pa. Halos tapos na tayo. Ito na yung itlog. Ayan na, biniyak ko lang yung itlog. At ngayon, ibibit lang natin. So, tutuloy ko lang yung pagbit dito. Yung pagbate. Ayan na. Kapag may mga tumatawa sa inyo dyan. Ito lang yung itlog na binabati natin. Babatiin lang natin ito mabuti hanggang sa maging ano na ito. Medyo smooth na kumbaga. Ayan. O diba? Simpleng-simple lang. Tapos, ilalagay ko lang dito. Ganyan lang kasimple guys. I-distribute lang natin dyan yung itlog. Ayan. At pabayaan lang nating maluto. Maluluto ito ng unti-unti so magbubuo ito. Yun yung gusto nating mangyari. Hintayin lang natin na magbuo ng konti yung itlog. Tabi ko muna itong ating bowl. So mapapansin niyo, unti-unti na naluluto yung eggs. O yung egg pala, isang peraso lang to. Umumuo na, no? So, pabayaan lang natin na maluto pa yan. Hindi natin ito hahaluin kaagad. Dahil magiging parang egg drop soup yung consistency nitong niluluto natin kapag ginawa natin yon. Kailangan muna natin siyang pabuuhin. Sa ganun, medyo maganda yung kakalabasan nito maya-maya, okay? So, kamustahin natin at i-distribute pa natin para mas mabilis na maluto yung egg. So, yung ginagawa ko, hindi ko naman talaga inahalo. Tinutula ko lang, papaloob. So, ayan. Halos luto na yung itlog. Ayan yung nasa gitna, hindi pa masyado. Kaya, ginagawa ko, dinidistribute ko yan. Kasi yung ibang part nitong ating niluluto, mainit. Kung saan may itlog, medyo nabawasan na ng init yon. So, kailangan lang natin siguraduhin na nababalansin natin. Ayan. Tingnan nyo itong nasa part na to, oh. Medyo luto na. So, ayan. So, luto na yung ating nilagay dito na itlog. Dahan-dahan lang nating hahaluin ito. At ngayon guys, ilalagay ko lang yung pamintang durog. Hinaan lang natin yung apoy ng konti ha. Ilalagay lang ako dito ng pamintang durog para medyo maaga ko ilalagay ito para lumasa. Ayan, and yung ating scallions o yung hiniwang dahon ng sibuyas. Ilalagay na rin natin to. Haluin lang natin ito ng mabilis. Ngayon guys, lalagyan ko lang to ng patis. So, ito yung pinaka-seasoning natin. Patis lang. At naglagay din tayo kanina ng durog na paminta. So, yun lang. Tamang-tama lang to. At para mas masarsa, pwede natin itong dagdagan pa ng konting tubig. So, kukuha lang ako ng konting tubig pa. Ilalagay lang natin dito. Ayun. So yun na guys, hahaluin lang natin ito.
Maya-maya titikman lang natin kung sa tingin natin na tama lang yung alat nito dahil nagdagdag tayo ng tubig, okay na to, pwede na nating ilipat kagad sa serving bowl. O kung kulang yung alat, magdagdag lang tayo ng konting patis. At pagkatapos nito guys, ililipat na natin to kagad sa ating serving bowl. At i-serve na natin, di ba? Simple lang at napakabilis. Ito na yung naluto natin na tuna encansarsado. Ilalagay na natin dito sa ating serving bowl. Ayan, sa-scrape lang natin para masimot natin lahat. Diba? Simpleng-simple lang yan. Simple lang tingnan, tapos simple lang din yung lasa nito. Pero kahit simple, masarap pa rin. Yun nga lang, papangunahan ko na kayo ha, kapag kakainin ninyo to, siyempre kanin na naman ang pag-uusapan natin. Alam nyo kung bakit? Dahil nung tinikman ko, napakalasa. Pero siyempre, titikman natin uli ito. Ayan o, may sarsa na, diba? Nakikita nyo yung sarsa, tapos nandiyan yung ating tuna, nandiyan yung ating mga ginisang gulay, at meron pa tayong scallion na nagpapakulay at nagpapa, you know, dagdag ng lasa dito. Kaya, tamang-tama ito. Kung nagmamadali kayo, kunyari, papasok kayo sa opisina, kailangan ninyo ng baon, or pagdating ninyo sa hapunan, wala kayong isip maluto, pero meron kayong tuna. Or meron dyang malapit na sari-sari store na mapagbibila ng tuna. Saktong-sakto itong recipe na to. Kumbaga, pang mabilisan. At syempre, pwedeng-pwede to para sa buong pamilya. Itong dami na to, mapagsasaluhan ito ng maraming tao. Alright guys, pero bago tayo tumikim muli, shoutout muna tayo ha. Pero bago ako mag-shoutout, alam nyo naman ako, pagdating sa mga konting smudges dito, pasensya na po. Pupunasan ko lang. Tanggalin ko lang yung konting smudge. Ayan, para maayos naman tingnan. Diba? Ayan. Alright guys, shoutout tayo dun sa ating mga kaibigan sa YouTube ngayon, eh. Hi at hello kila eto, kay 85Jackie23. Etong si Jackie, may kwento ako dito kasi tinatanong niya, ano po yung sinasabi ng taong yan? So sabi ko, pumunta ka dun sa panlasangpinoy.com kasi English lahat nung mga recipe natin para maintindihan mo. Pero sabi niya sa akin, nag-subscribe naman ako sa'yo. Hindi ko na siguro kailangan intindihin pa yung sinasabi mo. Papanoorin ko na lang yung ginagawa mo. Total, natututo naman ako. So, di ba? Kahit naman hindi naintindihan yung wika nating Filipino o Tagalog, eh, nakikita naman dito sa ginagawa natin yung step-by-step procedure. Kaya natututo pa rin. So, para sa akin, magandang balita yon. Napakaganda na feedback na yon. Kaya salamat sa'yo, Jackie. At hello uli kay Lala Naseb Makalangan. Ayan. Hello rin kay Arthur Ocampo. Pati na rin kay Regain Castro. Hi at hello rin kay Aljean Baldeo. At syempre kay Oms Kangayo. Makulito si Oms sa YouTube eh. Kaya Oms, salamat sa mga comments. At hello rin kay Shirley Penido. At last but not the least ay kay Aileen Rodriguez. Guys, maraming salamat sa pagnood ng mga videos natin sa YouTube at sa pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Okay, tikiman na. Tikman ko lang ito. So, tingnan natin kung ano ang lasa. Gaya na nasabi ko kanina, tumikim ako ng konting-konti bago natin ito nilibad dito. At para sa akin, napakalasa na ito at napakasarap lagyan ng kanin. Yun pa rin yung comment ko. Parehong-pareho syempre yung lasa nun, di ba? Pero mas dinamihan ko kasi yung tikim ko ngayon. So mas nakuha ko yung overall taste niya. Tingin ko, simple man tong ginawa natin, eh napakasarap naman, napakalasa. So nasa sa inyo yung paglagay ng dami ng patis, no? Kung gusto ninyong alatan dahil milik kayo sumaalat, nasa sa inyo na yon. Pero yung moderate lang siguro mas maganda para hindi naman tayo masyadong kumakain ng maalat. At hindi rin tayo magkakanin ng marami kapag masyado kasing malasa. Ang tendency niyan, ibabalance natin sa kanin. Pero speaking of kanin, tingin ko worthy na worthy itong ating nilutong dish sa kanin. Ngayon pa nga lang, no? Hindi pa kasi ako nakapagsaing, pero maya-maya maghihintay to para sa akin. Kakaninan ko na to. O diba guys, nakapagluto na tayo ng masarap na ulam na simple. Ito yung tipong mabibili ninyo sa sari-sari store yung mga ingredients. O diba?
merong tuna, merong itlog. Pagdating dun sa sibuyas na dahon, hindi ko lang sigurado dyan, ano? Pero kadalasan, kung yung sari-sari store sa inyo yung nagbibenta ng gulay, meron niyang sibuyas, meron niyang bawang, at meron din niyang kamatis. Halos kumpleto na, at syempre may patis din yan. Oh, san ka pa, di ba? Kahit siguro sang bahagi ka ng mundo, basta may tuna in can, magagawa mo to. Again guys, maraming salamat sa pagnood nitong video at sa pagsubaybay. At ito na ang ating tuna in can sarsiado.